Hello mga call, welcome back sa ating YouTube channel Surplus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe. And click na rin yung ating notification bell para update kayo sa mga next video uploads kagaya ito. Ngayon mga call, pakita natin yung ating Smiley Edition Suzuki Every Wagon 4x2 Double Power Slide E6E Engine 660cc 63 horsepower. So before tayo magpatuloy mga call, special shoutout sa ating gumawa sa ating tent. So yung gamit is Lumina Black, so paggawa ng tent or decals, so visit lang sa kanilang Facebook page, Boy Jam Sticker and Decal, so located sa Barangay Balyok, Davao City. So tara, magpatuloy na po tayo. So yung ating unit mga call is meron tayong 3-layer headlights. Ayan. So Smiley grills. So ito yung mga bump or grills ng ating mga Smiley Edition mga call. So meron tayong chain or yung ating bumper. So nilagyan natin ng body kit dito para maganda tingnan. So itong body kit na ito is kinopya natin yung original na setup sa Japan. Ayan. So meron tayong chrome side mirror with lights. So ito yung ating lights. Meron itong blue at saka yung signal light. So meron tayong customized na fender. So yung ating fender, so ginawa talaga natin ito na customized para pag binaklas natin itong ating bumper is hindi po siya nunid na po tayong magbaklas ng mga bolt dito sa ating gitna or dito sa gilid. Ayan. So meron tayong 15 inches magwells. Yung ating gulong is 175 by 50 R15. So ang ganda. So star yung design. Yan. So fully undercut yung ating unit. Yan, makita natin yan. Fully undercut. So titingnan natin, meron tayong rain visor dito. Ayan. So check natin dito sa ating likuran, meron din tayong customized na spoiler. So ito yung mga bagong spoiler natin sa mga high-rope. So sa gustong ganito, meron din tayong binibenta nito na spoiler. Ayan. So meron tayong chain dito, nilagay or body kit. Ayan o. So yung original ng every wagon na Smiley is wala po nito. So nilagyan natin para maganda tingnan. Ayan. So every wagon. So try natin, check natin dito. Meron tayong third seat dito. Ayan, dalawa. Storage box yung ano. So titingnan natin, upuan natin to. Ayan. So ganyan ka laki yung space. Ayan. So kasya po yung dalawang tao dito mga call. Ayan, dalawa din, dalawa dyan. Depende na po sa laki ng uupo. So titingnan natin yung ating harapan. So meron din tayong ano mga call, meron tayong window trim nilagay. So stainless po yan, para maganda tingnan. Ayan o, stainless yung ating window trim. Then double power slide, meron tayong auto step. Ayan. So power slide din yung ating right side. So meron tayong original matting, so nilinisan natin kasi super ganda pa yung ating original na matting, kaya binalik natin. So meron tayong captain seat. So ayan, ganyan kaganda yung ating every wagon. Pwede natin yan move forward, pwede din natin yan i-atras, pwede din natin yan i-recline. Ayan, pwede natin i-recline kung gusto natin nakahinga kunti. Ayan, so recline pa natin. Ayan, so yan yung pwede magawa natin sa ating every wagon. So meron tayong cup holder dito. Ayan, meron tayong dalawang cup holder. Pwede din natin yan i-unfold kung maraming upo para magkasya yung tatlong tao dito sa gitna. So ganun pa rin dito sa harap, pwede natin i-move forward. Ayan, atras, pwede din. Ayan o, pwede din natin yan i-recline. Ayan, pwede din. Ayan, ganun lang, mag-open tapos close. Ganun lang. Ganyan kaganda yung ating mga every wagon. So meron din tayong extra fan dito mga call. Ayan o, kung sakaling hindi satisfy yung opo dito sa likuran ng ating aircon, ayan, meron tayong extra fan dyan. So check din natin yung ating front. Dito sa ating front, dito meron tayong main power window switch. Ayan, yung ating door pads is binaguhan talaga natin para maganda tingnan. Ayan. So dito, captain seat pa rin tayo.
yan oh. So, pwede natin yan ma-move forward, backward, then forward. So, pwede din natin i-recline yung ating mga upuan. Ayan. So, ganyan. Ito yung steering wheel natin. Original. So, nilagyan natin ng steering wheel cover na original sa Japan. Ayan. Meron tayong 9 inches Android stereo. Yan yung 9 inches Android stereo natin. Roam light. Ayan. Meron tayong lagayan dito. Ayan. Meron din dito. Yun o. So, meron tayong mga sun visor. Magkabilaan po yan yung ating sun visor. Meron tayong mga passenger handle. Ayan o. Ganun din sa kabila. Ayan. So, ganyan kaganda. Then, meron tayong mga push button sa ating auto step. Fog lamp switch. Yung ating blue light sa ating side mirror. Ito yan. Then, yung ating power slide. So, try natin. Right. Ayan. Gumana. Then sa kabila, check natin. Then dito. Ayan. So then meron din tayong ano dito mga kol, meron tayong temperature, digital temperature. So ito kasya lang po ito sa mga Smiley or 2010 up model. So ECT, so 95 yung reading ng ating temperature. Kasi hindi tayo nag-aircon. So, 95. Pag 100 degree niyan, mga call, is aandar po yung ating cooling fan. So, yung cooling fan sa ating radiator is back to stock. So, hindi natin ginalaw. So, yung iba natatakot kasi nag 100 degrees Celsius na yung kanilang ECT na digital, pero hindi pa gumagana yung kanilang cooling fan. Yan po, mga call, is normal po yan. Pero, aabot na, lagpas po siya ng 100, tapos hindi pa under yung ating ECT, ibig sabihin may problema sa ating cinder. Ayan, cinder or yung ating cooling fan. So, at the same time mga call, pwede natin to gawing scanner. Ayan. So, sa susunod na mga vlog natin, ipakita natin kung paano natin gamitin yung ating temperature gauge na mag-scan ng mga trouble code. Ayan. So, yan, ito, automatic transmission, meron siyang overdrive, ayan, dito sa gilid, meron siyang overdrive, ito. Ito yung kanyang overdrive, makita natin yan, dito sa ating panel gauge, yan, ibig sabihin yan, pag nakailaw yan, naka-off yung overdrive natin, ibig sabihin po yan, mga call, is 3-speed lang po yung gagana. Pag naka-on yan, walang, hindi ilaw dyan, ibig sabihin, nag-function po yung ating 4-speed, pag tatakbo tayo ng mabilis, ayan. So, ngayon, check natin yung ating makina. Ito yung ating makina, mga kol. Ayan. So, ito yung ating makina. So, makita nyo is marami siyang vacuum dahil turbo po yan. So, yung turbo na mga unit, meron siyang mga vacuum hose para mag-function talaga yung ating wastegate valve ng ating turbo. Tutulak po siya. Tapos, ayan. Ito yung ating mga injector. Tatlong injector, PCB valve. Ayan. Then, nandito sa ilalim yung ating mga ignition coil. So, ganyan ka ganda. So, yung mating natin dito is original Japan. Ito is yung ating accelerator pedal, brake pedal, din yung ating parking brake pedal. So, try natin accelerate. Ayan. Pakita natin dito sa ating panel gauge kaano kaganda. Ayan. Taas ng RPM, ang ganda ng power. Ayan, so ito yung ating throttle body ng ating makina. Ito yung ating air cleaner or air filter housing. So, nasa loob po dyan yung ating air filter. Ito yung ating main fuse box. Yung ating ETF dipstick. Engine oil dipstick. And then, ito yung ating aircon compressor. Alternator. Ayan. So, yan po yung ating unit. So, sa gustong mag-order ng ganitong setup, pwede nyo po akong i-message sa ating Facebook page, Dudong Surplus TV, at saka Dudong Laagang Surplus na Facebook account, din yung ating YouTube channel, Surplus TV. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then, click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga bagong upload tutorial, ganitong unit at saka yung ating mga road trip ng
gamit yung ating mga DE. Ayan lang po yung ating video for today. Maraming salamat po mga kalian. Bye-bye. God bless po.